Para sa detalye ng mga balita, nagpahayag ng patuloy ng pakikiisa sa Pilipinas si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon kabilang sa karagdagang depensa sa seguridad ng bansa. Pinagpapasalamat naman niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na't maraming Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho sa New Zealand. Ang kabuuan ng balitang yan mula kay Alvin Pelobello. Naging sentro ng talakayan ni Israel sa Iran kasunod ng nauna at aerial attacks na ginawa ng Iranian Revolutionary Group noong Linggo. Batay sa kumpirmasyon ng Iranian media sa loob ng 57 taon. Seguridad sa rehiyon. Nangako rin si Luxon na nakahanda ang New Zealand na makipagtulungan sa Pilipinas para sa renewable energy, gayon din sa pagpapalakas ng depensa at seguridad at sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. But President Marcos and I want to put renewed energy and intensity to that relationship. And that means building out the connections we have in the defense and security spaces. Certainly means building it out in the people-to-people links and also our economic agendas. Nangako rin ang New Zealand na makikipagtulungan sa bansa para sa mas komprehensibong maritime security sa Indo-Pacific region kasunod ng naging matagumpay na makasaysayang Japan, Philippines at United States Trilateral Leaders Summit. Nilagdaan din sa pagbisita ni Luxon sa Pilipinas ang kasunduan para sa Mutual Logistics Supporting Arrangement at tinapos na rin ang Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. And discuss with you, as we have just had, all of the things that we think that can be done. And face-to-face meetings bring about much opportunities. And so, I am looking forward to an era closer ties and closer partnerships between New Zealand and the Philippines. Kinilala rin ng dalawang bansa ang matibay na kasalukuyang bilateral defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng New Zealand. Bilang panghuli, pinasalamatan ni Marcos Luxon at ang New Zealand sa pagtatiyak. Ng katayuan ng mga Pilipinong nasa nasabing bansa. Mayroong halos 100,000 overseas Filipino workers ang nasa New Zealand. Naitatag naman ang formal na diplomatikong relasyon ng Pilipinas at ang New Zealand noong June 6, 1966. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.